Kaya lapit lang. Pira po kapit na deklara martial law. Malapit sa mic. Basahin lang po natin yung proclamation 1081 na binasa po 50 years ago, September 23, 1972, but the document was dated September 21, 1972. Lahat ng sinabi ni Secretary, ni Senator Andrile naroon at marami pang iba. So, para sa ating kataan, para makita nilang tunay na kasaysayan, nandun po lahat na kasaysayan. Salamat po. Thank you, sir. Ayan po, Colonel Kerubin, diretso po tayo after kay Capi, sir po. Yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Yung narinig ninyo kanina, ito po yung kwento ng mga nasa gobyerno. Ako po, ngayon ko lang din maaaring sabihin na in public pa na nung second year si Atty. Gabon, fortune naman ako sa UE. Aktivista po ako. Member po ako ng Sagayakan ng time na yun. But honestly, wala naman akong pinirmahan na form. But when Marshall was declared, I was blacklisted. So, doon ko nakita na ano, kasi nung panahon na yun, nakikita ko na kung paano yung evils of communism, di ba? They really try to exploit student activism, sinasakyan nila. Kasi yung idealism ng mga estudyante, kuha-kuha nila eh. Kaya madali lang sila mag-recruit. So, ganun ang nangyari sa akin. So, right after they declared martial law, I took exam sa BMA and luckily passed. Maaga akong namula at hindi naman ako nagsisi sa desisyon ko na sumali sa military. Otherwise, sabi ko nga, eh, pagkwentuhan ako dun sa mga ibang kaibigan ko na nasa Kaliwano. Eh. Kung ako nagtuloy-tuloy, kaya ano naman rank ko sa NBA? Kasi, sa totoo lang, maganda naman yung naging kinahinatnan, no? Yung desisyon ko na pagsali sa militar. So, lahat po ng kinento nila, totoo ho yun. Ang laki ho ng benefisyo ng martial law. Kasi, mag-graduate ko, nasa field na ako, dali lang talaga. Mag-maintain ng peace and order dahil may martial law. Noon tayo na yun. So, yun lang po. Pangkarapan ako, iba naman dun sa mga kwentuhan kasi I was a student activist. Na nabago yung aking pananaw. At kami kasabihan nga, kung aktivista ka pa rin at tumanda sa edad mo na yan, ibig sabihin, you never learned your lesson. Thank you so much, Colonel Kerubin. At ngayon po, isa sa pinaka-importante natin papakinggan, balik po tayo para pag-usapan ng POV ng NPA, Ka Peter. Hello. Gusto kong i-pursue yung gusto kong magsalita about martial law. Not from the legal point of view, dahil sa una ko na hindi ako abogado, at saka na-i-discuss na mabuti yun, lalo na ni Chief Presidential Legal Counsel na JPE. Yung binanggit ko, yung perception nung magdeklara ng martial law, paano naging dating dito sa masa, sa pangkaraniwang tao, na dinisenyo ng kilusa ng mga komunista, no? Ako nung mga panahon na yon, bilang mga kasapi kami, kung paano sa amin ibinaba at kung paano namin i-discuss, no? Kung paano tatalakayin sa hanay ng masa. Definitely, ang linya doon ay nagmarsya doon, hindi dahil sa Plaza Maranda. Nagmartial law hindi dahil sa arms smuggling, no? Nagmartial law dahil ayaw umalis sa poder ni Marcos. Ganon. At yun ang naging maingay na issue. At yun, na hanggang ngayon, ganyan pa rin.
yung mainstream media, no? Sa pangunguna ng ABS-CBN noon, kung paano nila tinalakay, ibinaba. Kasi yung media importante, kung ano sasabihin niya, yung tao, pag pinindot mo yung TV, at pag binasa mo yung dyaryo, at parating binibigyang diin doon, na yung martial law ay para proteksyonan yung poder ni Marcos at para hindi na umalis. Ano na, kung natatandaan ninyo, nung nagkaroon pa ng intriga sa isa sa mga taong malalapit kay President Marcos na pilit na iniugnay ng mainstream media sa doon sa arms market. Remember, ang nachismis nun ay si Congressman Ablan. No? Nachismis nun, na yan daw arms smuggling ay proyekto raw yan. No? Proyekto ni Marcos yan. At ang special project officer yan, ang tumarabaho niyan ay si Congressman, si Rojito Ablan, na Congressman ng Ilocos nung araw. Ano, ano yan? At katunayan, when I was captured, nung mahuli ako, at tumawit in transfer mula sa ISAP, no, na nakakadena ako, no, ha? Nung binaba ako sa van ng PCIMP, pagbaba akong ganon, inaalalayan ako kasi nakakadena yung paa ko, nakaposas ako. Eh si, ang dinata namin, si Congressman Ablan, kasama yung mga ilang detainee, kakantahan sila no gabi, no? Nung malaman ni Congressman Ablan, nung pinag-uusapan na yung, ayan na yung kasama sa MB Karagatan. Biglang nawala si Congressman Ablan. Hindi ko makakalimutan yun eh. Huwag sabihin, kahit na, basta pinipilit anything against Marcos, no? Ngayon ho, ang in relation dito sa usapin ng martial law, kung natatandaan ninyo, lalo na kayong mga vlogger, nung kampanya, itong nakaraang presidential campaign, bakit anything, lahat ng bagay, ibinabato kay Marcos, kay BBM, anything, inuugnay sa yung mga issue laban sa tatay niya, no? Binubuhay, you know? At itong walang kakwenta-kwentang saliyan, ano? Pero, challenge niyo ako kung nagkamali ako. Pinag-usapan ba? Ginawa bang issue even during the presidential debate? Pinagpaliwanag ba nila si BBM tungkol sa Plaza Miranda? Meron bang nagsumbat? Ito ha, please take note ha. Sinasabi ko sa inyo ngayon, ng malinaw, na walang nag-raise ng issue ng Plaza Miranda. Bakit? Bakit hindi nila, during the debate, bakit hindi nila tinanong si BBM, okay, bakit yung tatay mo pinabomba yung one, yung rally ng Liberal Party sa Plaza Miranda? Di ba? Wala. Sapagkat ayaw nilang mapag-usapan. Sapagkat nung panahon ng eleksyon, nung kampanya, hanggang ngayon, yung even sa hanay ng mga CPP-NP, among the ranks, naniniwala sila na ang nagbomba ng Plaza Miranda ay mula dun sa hierarchy ng CPP noong panahon during the 70s. Kasi ang una hong nagturo kay Joma bilang utak ng Plaza Miranda ay no less than Ricardo Dick Malay, brother-in-law ni Sator Ocampo at kapatid ng asawa ni Sator Ocampo, si Bubi Malay. Mga taga Manila Times noong araw, noong ang Manila Times ay pag-aari nila Chino Roses. Yan po yan. Imagine ha. Ang unang, bago pa po yung binabanggit na
libro ng magiting na Attorney Gadon, na kaibigan natin Attorney Gadon, tungkol doon sa libro ni ano ni Mario Miglat, dati kong nakasama yan, ano? Ang unang nagsalita, hindi makapaniwala si Joma. Si Joma, kapag pinag-usapan ng Plaza Miranda, eto, take note, at ito, uulitin niya to, sigurado, 100%, believe me, dinismiss na ng Department of Justice yan, nasabihin niya, ako ay itinimanda na dyan ng Department of Justice at walang ebidensya, dinismiss na. Dinismiss ng DOJ noong panahon ni Cory. Yan o ang naging malaking problema din namin sa hanay namin. Sabagat ako, I should have spoken earlier, even noong pang 1989-90, nung kami ay nakumbinsi, apat kami, para magsalita sa Senate hearing, no? Ang Senate President doon ay si Joby Saronga. No? Nagpatawag ng Senate hearing si Joby Saronga para pag-usapan sa Senado openly yung Plaza Miranda. At nung panahon na yun, si Senator Saronga ay naniniwala pa na ang bumomba ng Plaza Miranda, siya yung ano, kumotik ng mga si Joby Saronga kay si Marcos. No? Pero napakalaking bagay yung pag-uusap nila, nag-one-on-one sila ni Ariel Almendran, yung isang nakasama ko, no? Na nakasama ko si Isabela, at kilala to ng personal, yung tatay niya kilala ng personal ni Senator Saronga. Ito ang unang nagkwento kay Senator Saronga kung ano nangyari. Sa kwento nito, nabiglang si Senator Saronga, nag-iyakan sila. So ngayon, kaya nag-desisyon si Senator Saronga na magpatawag na ng hearing. Ano, apat-apat kami. Sa amin, malaking struggle yun. Kasi sa akin, nagtatanong ako, ano ba? Ano tayo? Ano ba tayo? Magsasalita tayo sa Senate? Ano ba tayo? NGO? After na magsalita tayo sa Senate, what? Ano? Paano tayo puproteksyonan? Sino magpuproteksyon sa atin? Ang Senado? Ganyan ang mga issue. Pero doon sa dalawang kasama ko, si Ariel Almendra at saka yung isa na bumuhay pa, ano, si Pablito Araneta, ay nag-decision sila na magsalita. No? Ako noon, ay decidido akong magsalita sapagkat gusto kong malaman ng tao kung sino si Danny Cordero. Yung umamin na nakitya ng Granada sa Plaza Miranda. At gusto kong sabihin sa inyo na si Danny Cordero, yung nakitya ng Granada sa Plaza Miranda, ay hindi taong rasa. Hindi po taong rasa to. Hindi palang nito. Ito po ay tagakalooban at magaling na organizer to. Ito yung chairman ng tinatawag na ugnayan ng Kilusang Progresibo sa Kalooban. At ito ay lahi ng mga asistyo. Oh. Yes. Lahi ng mga asistyo. Pamangkin ito ni Luis Baby Asistyo. Ang tawag po niya, dun sa dating mayor ng Kalooban, si Macario Asistyo, na tatay nila Baby Asistyo, ay Lolo Kayo. Yan ang tawag niya. Yeah. So, yan po yung mga kwan, yan po yung mga bagay na sa hinaharap ay dapat magmapag-usapan. So, sa pangyayari nito na pinag-uusapan natin ang Plaza Miranda, I would like to focus na ngayong pinag-uusapan natin ang Marcelo, I would like to focus on the issue of Plaza Miranda. Bakit binomba? Sino nagbomba sa Plaza Miranda? Ganyan po yan. At itong usapin na ito ay ina-address ko rin sa mga, lalong-lalong na sa mga kabataan na bagong nakukumbinsi. Huwag po. At yung mga dati kong kasama na nanonood, nakikinig, na kasabay ko rin doon, gumising kayo. Ano ba naman to? Nakakahiya naman itong ginagawa natin. Nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Anak. Ano naman o?
tandaan natin, mamamatay na tayo. Mamamatay na tayo. Takot ba tayo kay Joma? Magkaisa na tayo, ilabas natin yan. Ngayon, at this juncture, gusto kong sabihin ito, no? Dahil sa nangyari, nasa Miranda, yung nangyari kay President, yung pagkasa kay President Marcos, gusto kong magsalita, no? In my personal capacity, no? Madam Senator, no? Senator Peter, pwede po kayong tumayo? Yan. Mukhang may sasabihin niyo. Request ko po sana tumayo po kayo. Ayaw tumayo. Senator Amy. Senator Amy. Ito po personal, ano, ha? Ayaw kong may magsasabi na dinadamay ko yung mga ibang naging kasama ko. Peter, dito po tayo sa... para makita mo. Personal ko ito, ano? Personal na... kung gusto kong sabihin ito, ano? Gusto kong personal na sabihin ko ito kay Senator Ivy, no? Humihingi ako ng pamanhin. Yes! Wow! Ako po'y nag-aapo na dyan. At hindi lang ako gusto magsalita ng ganito. Hindi naman siguro magagalit sa akin na may mentioning ko yung pangalan ng at least isa sa mga nakasama ko. Si Alex, no? Si Alex Arellano. Sabi niya, Peter, kasi kinausap ko siya. Nakipag-uusap ako sa mga kasama ko, pinagandaan ko, sapagkat alam kong ako'y aatakihin. Sabi ko, anak, ito gagawin ko, ha? At susunod kayo, ha? Ang tatanda na natin, ang tatanga pa rin natin. Sabi ko, hanggang ngayon, we are living in lies and deceit. At yung mga bata, patuloy pa rin na nare-recruit. Ako, napapanood ko sa SMN yung mga magulang, no? Na umiiyak at may isang ina. Sabi niya, paano? Tinanong siya ni Dr. Alvin, paano ka nagiging masaya? Paano maging masaya? Samantalang yung anak ko ay nasa kabundukan. Yes. Paano kung makatanggal na lang ako ng text na yung anak ay patay na? Siya ka, ako. At hindi niya, I am 73 years old na. I am a senior citizen. And at this age, I still have my own problem para sa ganyang matatag. Dapat matigil na. Pasensya na po kayo. No? Pasensya na po talaga kayo. Yes! Yung panahon ko. Ako na lang, ayaw kong idamay yung mga ibang kasama ko. Baka mamaya makatanggap ako ng mga text-text na, pare, problema mo yan, bakit yan dami mo kami? Ako, bilang naging bahagi ako nung kilusan, nung araw, na naniniwala ako na yung mga pinagagawa namin ay malaking dahilan. Nakatulong na mabuti kung paano na ibagsak ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos sa 1986. Ngayon, ang akin pong nalalabing buhay sa pag-uusap namin ni Kaeri, natutuwa ako at meron ganitong kadre, no, na nagdesisyon, ano, ng bata pa, maaga-aga pa, no? At malaking bagay sa pinanunood ko siya sa mga pagsasalita niya. At ito hong aming ilulunsan. This is not a one-shot deal. Gusto ko namin na maglunsad ng kilusan. Kilusan ng pagtutumpak ng kasaysayan. Yes! Kasi po, ang iba pa sa atin, na tayo daw ay, we are revising history, mga revisionist na tayo, legend. Sila. No? Bakit ayaw niyong aminin na yung Plaza Miranda ay ginawa ng Communist Party of the Philippines? So, bakit? Natatakot ba kayo? Hanggang ngayon, pinaniniwalaan ng mga bata yan. Hanggang ngayon. Bakit sa Toro Ocampo, ipaliwanan niya, bakit yung mismong bayaw niya? Si Dick Malay. Sayang at si Dick Malay ay yumao na, one year ago. No? Ang hindi ko po naitali kanina ay yung
yung kwento ko sana, briefly, gusto kong balikan ano. Nung kung bakit ako hindi natuloy mag-testify sa Senate na pinatawag ni Senator Salonga. Kasi kinakusap sila, isa-isa ni Senator Salonga. Ang bilin ni Senator Salonga during the Senate hearing, huwag ninyong babanggitin ang pangalan ni Ninoy Aquino. Yan ang bilin ni President Cory. Hindi po chismis yan. Ako, hindi ako kinausap ni Senator Salonga. But I'm telling you, hindi chismis yan. Kasi may magpapatunay nitong sinabi ko, buhay. At kung ako'y didemanda ng mga Aquino, ng whatever, na or ng, hindi naman siguro ng lahi ni Senator Salonga, pero sinabi ko niya, hindi sa pagtatakip kundi siyempre presidente. Pag binili ng presidente, and again, sadly, kinomplain ano, yung resulta ho ng Senate hearing ay isinambit sa DOJ. But it was dismissed. Napagkat nung panahon na yon, ang DOJ secretary, siyempre, I think, kung hindi po ako nagkakamali, ay ang kaibigan kong si Bebot Belliam. No? Masaysa na ka, Bebot, talaga naman pong naging BFF nila Dioma. No? Kaya ako po ay, nung panahon ni President Duterte, naging consultant ako sa OPA pa noon. Yung Office of the Presidential Advisor of this process, ano? Nung panahon biglang pinakawalan sa hawla na parang nagtakuhan ng karantay ang mga yan, nag-uunahang nagpunta sa Utrecht, I was asked by Attorney Jess Duresa na, Peter, sama ka, sabi niya. Sabi ko, huwag na. At baka makagulo ko sa usapan. Marinig lang ni Joma pangalan ko, mainit na ulo niya. Pero talaga kong walang mangyayari. At ngayon, napakaganda ho ng direksyon ng gera, napakagaling ng LCAP. Napakagaling ng LCAP. Ano, ngayon, lastly, bibigyan ko diin at ulitin ko ho, yung patingin ko ng pangumanhin talaga. At naniniwala ako ng mga susunod na mga kasama ko na gustong humingi ng pangumanhin sa pamilya Marcos. Ito po, personal ko. No? Personal ko. Ka-Eric, mukhang si Ka-Eric may gustong sabihin din. Alam ko mag-response na si Senator Ivy. I would like to take this opportunity, very historic po ito. Sir. I-recognize ko po ang aking mga kasamahan, hindi lang po ako nandito, at si Ka-Peter. Yes. Ay, tinatawagan ko po ang mga former CPP, NPA, NDF members and officers. Dito po, tumayo po tayo upang makaharap po natin ang lumapit po tayo lahat dito. At minsan lang po ito mangyari sa kasaysayan natin. Dito po sa likod na to. Kaingel, pakibilisan lang po natin bago magsalita si Senator Ivy. Dito po, double time po tayo para mas mabilis. Mga galing po ito sa Central Luzon, sa Northern Tagalog area, and dito sa NCR, kasi ang mga Mindanao na mga kadre ay nasa regions na. Nandito po sila, may mga mukha po ito at hindi nyo lang po alam kung gaano kabigat ang risgo nito sapagkat kakalat ito sa buong daigdig. Yung pagmumukha nila, lalo na si Ka-Peter na first time lang siya ma-identify, hindi siya kilala ng mga bagong NPA na pwedeng i-deploy para kami ay i-assassinate. Kaya naintindihan ko yung tagal ng kanyang pagpipigil kasi mas senior na naging NPA sa akin to. The moment na tumayo siya dito, cargo de consensya namin siya sapagkat kami ang nag-convince sa kanya na tumulong na mapagdugtong ang kasaysayan ng panluloko sa 72 sapagkat ako ay na-recruit 89. Ang mga ito ay 90s hanggang year 2000. Generational po ng pagtataksil at panluloko ang ginawa ng CPP, NPA, NDF. Subalit, wala kaming dugtong kung hindi siya lumabas sapagkat sila ang unang henerasyon na gumamit ng panluloko kaya nadugtungan din pati ang henerasyon ko. 21 years ako sa CPP, NPA, NDF. Siya ganun din at ang karamihan dito sa mga kasama namin ay ganun din ang nangyari sa buhay nila. One main single point na gusto namin i-deliver.
ang mayor na kalaban ng ating bansa, tama si Senator Enrile, nananatili ng CPP, NPA, NDF, the Plaza Miranda bombing, the MB Karagatan, at ang patuloy na paggamit ng karahasan sapagkat ang layunin ng CPP, NPA, NDF ay hindi nagbago mula nang ito'y naitayo muli noong 1968. Agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pagkilos upang babagsakin ang gobyerno at magtayo ng sistemang komunista. Hindi nagbago ito. The same way, hanggang ngayon, yan pa rin ang kanilang inilalason sa isip ng kabataan. Kaya tama ang pagkakadeklara ng martial law. Sapagkat ang layunin ng CPP, NPA, NDF, pabagsakin ang gobyerno at may tayo ang sistemang komunista. Had martial law not been declared timely, pwedeng nalamon tayo ng komunismo at ginapos tayo ng mas malaki na pagbagsak ng ating bansa. Number two, na gusto namin i-deliver dito, yung pagsisinungaling sa martial law ay isang historical distortion na kinakapital ng mga oposisyong politikal at pati ng CPP, NPA, NDF para maitago at naikubli ang napakalaking historical conspiracy. And what was that? Yung sabwatan ng CPP, NPA, NDF sa isang seksyon ng oligarkiya na noon ay kalaban ni Pangulong Marcos. Yun ang ginamit nila, yun ang naging papel ni Late Ninoy Aquino. Siya ay isang maaasahang aliado, taktikal, politikal ng isang oligarkiya na seksyon na may pinapangalagang economic interest na ayaw nila dahil pinabago ni Pangulong Marcos Sr. ng ama nila, Senator Aimee, ang sistema ng pag-iral ng lipunan sa ating bansa, kagaya ng mga programang land reform at marami pang iba. Kaya hindi ito ordinaryong sabwatan. These are serious criminal historical conspiracy na pilit itinatago at ito'y naging kasabwat ang mainstream media na ito'y maibaon sa loob ng halos 50 taon. Ngayon lang ito lumantad. Palakpakan natin ang pag-iral ng kasaysayan na ito. Pangatlong punto, ang CPP, NPA, NDF kailanman hindi magtatagumpay pero aktwal at real ang kanyang pamimerbisyo sa ating bansa. Dahil dyan, tuloy-tuloy ang pagkawasak ng pamilyang Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagwasak sa buhay ng kabataang Pilipino. At hindi natin naaabot ang totoong pangbansang pag-unlad at pagkakaisa sapagkat nandyan sila. Ito dapat ang malinaw na challenge kung bakit tayo lumalabas. This is a journey for historical rectification. Pagtutuwid ng kasaysayan, batay sa karanasan ng mamamayang Pilipino kasama ang pamahalaan. There can never be a perfect government, neither shall there be a perfect society. So ano ngayon ang dapat gawin? Makipagdigma sa kapwa Pilipino? Yun ang gustong gawin ng CPP, NPA, NDF. Maglunsad ng digmaan laban sa kapwa Pilipino. Yun ang pinipigilan namin kung bakit kami nagtataya ng aming buhay. This nonsense war must be put to a stop once and for all para sa kabataang Pilipino. Kaya noon panahon na tumitindig ang mga balahibo namin pag narinig ang apelyedong Marcos, but now namin na-realize kung paano nilaso ng aming mga utak at ang paghingi ng personal na apology ni Ka Peter ay tutugtungan namin ng personal at collective na paghingi ng kapatawaran sa sambayanang Pilipino kung bakit kami naging bahagi sa pagsira ng bansang ito. And this is our redemption. Pagbangon at pagbawi ito, hindi lamang na kasaysayan para sa pamilya Marcos, kundi sa buong sambayan ng Pilipino, upang abutin natin ang direksyon ng totoong pag-unlad ng pinakamamahal nating bansang Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo mula pa kaninang early part ng hapon na ito. At nandito kayo sapagkat kayo ang magpapatuloy ng pagtutuwid ng naturang kasaysayan. Maraming salamat! Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at ang pagtutuwid ng kasaysayan at ang paglalakbay sa kapayapaan at demokrasya magsisimula sa pagkakaisang ito kung saan kinikilala namin ang naging utang namin sa ating bayan. Yun ang aming hinihingi ng kapatawaran. And how big a heart has a man can have like Ka Peter na sa harap ng mamamayang Pilipino humingi ng tawad sa pamilya Marcos at kami ay dinudugtungan namin ang paghingi ng kapatawaran sa sambayan ng Pilipino. Sapagkat yun ang tama dapat gawin. At papakinggan natin ang napakahalagang response ni Senator Aimee Marcos na gusto rin namin marinig at ng sambayan ng Pilipino in this very historic moment this afternoon.
Maraming salamat ka, Eric. Maraming salamat ka, Peter. Lahat ng ating kasamahan sa ating mga panauhing pandangal. Pagkat kayo ay talagang guest of honor, bawat isa. Mga kaibigan sa media, bilang panganay na anak ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ate ng presidente ngayon na si Presidente Bongbo. Meron po ako sa aking puso na nagnanais makawala mula na sa matagal na panahon tulad ng aming pangalan, Marcos. Matagal ng pilit sinisira ng salitang martial law na para bang walang mabuti o may katuturan na nagawa para sa Pilipinas. Ang akin, ang ating mga narinig sa hapong ito at naunawaan ay para bang ginawa tayong saksi, testigo sa katotohanan tinakpan ng ambisyon at malisyosong pampolitika. Gayunpaman, hindi na ito ang panahon para muling ungkatin ang nakaraan ng ating bansa. Ang ating bansa ay ang ating mamamayan. At dahil ang boses ng mamamayan ay tinig ng Panginoon, ang pagkaluklok sa aking kapatid ay ang pinakamalinaw na hatol ng bayan na ang martial law na tanging ibinabato sa pamumuno ng aking ama ay hindi alintala ng mga Pilipino. Ang gusto ng bayan ito ay kaunlaran. Kaunlaran makakamit lamang kung may kapayapaan. At inyong mga nais ng bawat lingkod bayan na nasa inyong harapan. Sino ako para pusasan ang mga nagkamali? Gayong ako at ang aking pamilya ay hindi namang perpekto. Sino ako kundi isa ring Pilipino, laging nangangarap ng katiwasayan, pagkakabuo at paghahawak kamay, mga kamay na humahawak sa dibdib tuwing nagpupugay sa ating watawat, sumasaludo sa kagitingan at nakikipagkamay sa kapwa Pilipino din. At ngayon, imbisposas at porseras, tanda ng pagtanggap at pakikinig sa mga saloobin ng ating mga nagbabalik loob, isang pangako ng panganay ni Apo Lakay, ni Apo Ferdinand Marcos, na hindi kayo ni minsan tinuring na kaaway. Handog nito ang mga proyekto at pagtutulong sa pagsasaka, sa hanap buhay, pagsasanay at munting kapital upang makapag-umpisa uli. Prioridad sa kalusugan sa mga tumatanda ng mga nangaliwa. At tulad ng sinabi at ginawa ng aking ama, simulan na rin natin ang usapin ng pagpapatawad ng pamahalaan. Yes! Ngayon na ang panahon umpisahan ang total amnesty. Wow. Yes! Ng kaliwa man. Yes. At pati na rin ng kananghangay ng mga nagkudeta at iba pa. Yes! Pagka ang pagpapatawad ang umpisa ng pagkakaisa. Unawaan natin ang isang isa pagkat sa hulog dulo ang bawat isa sa atin ay Pilipino at Pilipino lamang. Yes. Kaya kung bibigay ako ng bracelet, hindi po sas. Mula kay Manang Aimee ay tanda ng pagiging ate ko sa inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Nice. Mabuhay po ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Palakpakan po ni po natin Senator Aimee Marcos. Kasama po si Capitol Kyrie. Nakita niyo po ang porcelas. Napakarami pong magandang simbolismo. Opo. Tumaari lamang po, Kyrie, Capitol, at ating pong mga guests. Magkaroon po tayo ng picture taking.